Panginoon. Umawit ng kagalakan at tugtugin ng gitara at ang kakayahan ng dira. Hipanin niyo ang trumpeta sa ating pagkabagabag. Sa Diyos tayo'y tumawag sa ating mga kaaway. Tayo ay kanyang ililigtas. Purihin ang Panginoon. Umawit ng kaganakan at tugtugin ng gitara at ang kakayahan lira. Hipanin nyo ang trumpeta. Sa ngala ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Sumainyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Naamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birhing Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayong lahat sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama namin makapangyarihan, kami yung mga kinupkop ay niloob mo maging mga anak sa liwanag mong kaloob. Huwag mo ipahintulot na sa katiwalian kami ay masangkot. Panatilihin mo kaming nagliliwanag sa iyong katapatang lubos na sumisikat sa pamamagitan ni Yesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Maupo po tayo. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Noong mga araw na iyon, inapura ng mga anghel si Lot. Madali, ialis mo na ang iyong asawa at mga anak nang hindi kayo madamay sa pagkawasak ng lungsod. Nag-aatubili pa si Lot, datapwat sa habag ng Panginoon. Halos kaladkarin na sila ng mga lalaki palabas ng lungsod. Pagkatapos, sinabi ng isa sa mga anghel, iligtas ninyo ang inyong sarili. Huwag kayong lilingon o ihinto sa kapatagan. Magtago kayo sa kaburulan para hindi kayo mamatay. Ngunit sumagot si Lot, huwag na roon, Ginoo. Sabagay, napakalaki na ang utang na loob ko sa inyo. Iniligtas na ninyo ako. Ngunit, napakalayo ng mga kaburulan. Baka hindi na ako makarating doon. Hindi ba maaring doon na lamang sa maliit na bayang iyon? Oo, doon na kayo magpunta at hindi ko wawasakin ang bayang iyon. Kaya, madali ka. Hindi ko maitutuloy ang gagawin ko hanggat wala kayo roon. Maliit ang bayang iyon, kaya tinawag na Soar.
Mataas na ang araw ng sapitin ni Lot ang Soar. Ang Sodoma at Gomora ay saka pa lamang pinaulanan ng Diyos ng nagniningas na sopre. Tinupok ng Panginoon ang mga lunsod na iyon at ang buong kapatagan. Lahat ng mamamayan doon, pati ang mga pananim. Ngunit lumingon ang asawa ni Lot, kaya't siya'y naging haliging asin. Kinabukasan si Abraham ay nagmamadaling pumunta sa dakong pinagtagpuan nila ng Panginoon. Mula roon, tinanaw niya ang Sodoma at Gomora at ang buong kapatagan. Nakita niyang pumapailang lang ang makapal na usok na parang nagmumula sa malaking horno. Nang gunawin ng Diyos ang mga lunsod na iyon, hindi rin nawaglit sa kanyang isipan si Abraham, kaya iniligtas niya si Lot. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Poon, ako'y iyong siyasatin, ako'y iyong subukin. Hatulan mo ang iniisip ng sarili't layunin. Pag-ibig mong walang maliw, ang kasama ay kakbay, at ang iyong pagtatapat ang palagi kong patnubay. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Sa parusa ng masama, huwag mo akong idaramay. Ilayo rin sa parusa ng mahilig sa pagpatay. Ilayo mo sa kanila ang gawa'y kasamaan. Mga taong sa tuwina'y naghintay na suhulan. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Ngunit ako ang pasiya ko ay matuwid ang gagawin. Kaya naman, iligtas mo at mahabag ka sa akin. Ako'y ligtas sa panganib na anupaman. Sa hayag na pagsamba ko'y pupurihin ang may kapal. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Tumayo po tayo. Alleluia, 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 alleluia. Pon ikaw ang pag-asa, ang salita mo'y ligaya. Pag-asa ko sa tuwi na. Alleluia, 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 alleluia. Sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Ang pagbasa sa mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon na iyon, sumakay si Jesus sa bangka kasama ang kanyang mga alagad. Bumukso sa lawa ang isang malakas na unos at halos matabunan ng mga alon ang bangka. Ngunit natutulog noon si Jesus.
kaya't nilapitan siya ng mga alagad at ginising. Panginoon, tulungan ninyo kami, sabi nila. Lulubog tayo. At sinabi sa kanila, niya sa kanila, ano't kayo natatakot? Napakaliit naman ang pananalig ninyo. Bumangon siya, sinaway ang hangin at ang dagat, at tumahimik ang mga ito. Namangha silang lahat at ang sabi, anong tao ito? Kahit ang hangin at ang dagat ay tumatalima sa kanya. Ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Maupo po tayo. Magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga sa mga nanonood sa atin sa TV Maria, Facebook Live, Twitter at YouTube. Dalawang buwan bago kami mag-reshuffle 2020. Bago ako mailipat, dalawang buwan, nakaranas ako ng mga simptomas ng COVID-19. Kaya kinumpay na ako sa ospital ng dalawang linggo. At ang sabi ng doktor, dahil nga ninenervyos ako, natatakot ako, para akong natulala nung sinabi sa akin ng doktor ako, Father, ikaw pa ba ang matatakot? Ikaw pa ba ang nawawala ng pag-asa? Sa iyo na lang kami kumakapit, sa inyong mga pari. Sa inyong mga pangaral na lang kami kumukuha ng lakas. Sa inyong pananampalataya at pananalangin kami kumukuha ng lakas namin. Natatakot ka, Father. After 2 weeks, wala naman akong COVID. Nasa isip lang, sobrang takot. Yung doktora na yun ay doktora ko matagal na. Matagal ko na siyang doktora, 1997 pa. Siya yung nagsabi sa akin na, bakit ka pumapasok sa isolation ward, Father, nang wala kang face mask? Sabi ko sa kanya, kasi sa isolation ward, ayaw nila magkumpisal, ayaw nila magkumunyon, kapag ako ay naka-face mask. Ang sabi naman niya, baka mahawa po kayo. Maraming may TB, tuberculosis. May mga cancer sila sa lungs. May mga sakit sila sa baga. Madali po kayong mahahawa. Kaya kailangan pag pumasok kayo, naka-face mask kayo. Nung una, pumapasok ako sa isolation ward na naka-face mask. Pero yung mga may sakit, hindi lumalapit sa akin. Yung mga bantay, hindi rin nagkukumunyon. Sabi ko, bakit kaya? Kaya ang ginawa ko, tinanggal ko ang face mask ko nung pumasok muli ako sa isolation ward. At doon, nagkumpisal. Nandun nagkumunyon. At totoo, napakahirap magpakumpisal sa isolation ward. Sakit sa baga. Kaya isipin nyo yung amoy. May tuberculosis. Habang nangungumpisal, ubo sa harapan mo. Nagagalit sa akin ang doktora at mga doktor, baka mahawa kayo. Mahigit 10 taon akong nagpapakumpisal sa isolation ward. Mahigit 10 taon akong nagpapakumunyon sa kanila. Hindi ako nagkaroon ng tuberculosis. Bakit? Dahil ang Diyos ang kasama ko. Pero tunay nga, nung malipat ako sa isang parokya doon sa Sambales, bilang kura, dahil humaharap ka sa mga may sakit, umaharap ka sa mga patay na may COVID, nahawa ko ng Delta. Dinala ko dito sa Santa Ana. Diyan ako kinumpain kung ano-anong tinutusok na gamot. Talagang natakot ako. Natakot
na wala ng tiwala, nagtanong. Gumaling ako, nakabalik dito sa Quiapo. Alam niyo po ba kung anong unang-unang salita ang narinig ko nung bumalik ako at pumasok dito sa Quiapo? Sabi ng mga nagtatrabaho sa akin dito, sabi ng mga workers, sabi ng mga lay minister, sabi ng mga naririto na naglilingkod. Hindi ko makakalimutan yung salitang yun. Marami kaming pari dito nagkaroon ng COVID. Maraming namatay. Pero nung dumating ako, alam niyo, sabi sa akin, Father, tunay ngang mahal ka ng poong Jesus Nazareno. Hanggang ngayon, tumutunog yun sa isip at tenga ko. Hanggang ngayon, nagduda ko sa pag-ibig ng Diyos. At pinaalala sa akin ng isang taga-Quiapo na mahal ako ng Diyos. Narinig ninyo ang salmong tugunan natin. Pag-ibig mong walang hanggay, lagi kong inaasahan. Kahit na mahigit 10 taon ako hindi tinamaan ng sakit sa baga, nandun na ang pag-ibig ng Diyos. Pero natakot pa rin ako. Nagkaroon ako talaga ng COVID, siguro dahil sa takot. Nawala ang pangamoy, nawala ang panlasa. Mahigit 1 taon bago bumalik ang pangamoy ko. Mahigit 1 taon bago bumalik ang panlasa ko. Ang tagal. Nakalimutan ko, mahal ako ng Diyos. Nakalimutan ko at lumiit ang pananalig ko. Kaya pag ikaw nakalimutan mong mahal ka ng Diyos, liliit ang pananalig mo. Kaya wag na wag kayong magdududa sa pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Ako nagkulang, sana kayo wag. Ako nagkulang ng tiwala sa pag-ibig niya sa akin. Sana kayo wag. Wag na wag kayong magdududa sa pag-ibig niya sa inyo. Dahil magkukulang ang inyong pananampalataya, ang ating pananampalataya. Mahigit 10 taon, hindi ko naisip na iningatan ako ng Diyos. Mahigit 10 taon, ang mukha ko nakadikit sa mukha ng nangungumpisal na may tuberculosis. Pero hindi ako nasalig ng sakit na yan dahil sa pag-ibig ng Diyos. Ito ang COVID sa naririnig, sa nakikita ko, nagkaroon ako ng matinding takot. Nagkaroon ako ng depression, kaya ako na ospital. Dahil sa takot, kulang ng pananampalataya, kaya siguro ko tinamaan. Nang hina ang pananampalataya, nang hina rin ang pangangatawang ko. Ngayon, paalala sa atin ng Diyos sa Ebanghelyo, huwag kayong matakot. Taliit naman ang pananampalataya nyo. Kasama nyo ko, hindi kayo maano. Kasama nyo ko, hindi kayo madidisgrasya. Magtiwala sa Diyos. Huwag nyong pagdududahan ang pagmamahal ng Diyos. Huwag nyong pagdududahan ang pag-ibig ni Jesus Nazareno. Madali tayong magduda. Napakahirap natin magtiwala. Kumikilos ang Diyos sa buong buhay natin. Hindi niya tayo pinabayaan. Dumaan tayo sa maraming unos, maraming pagsubok ng buhay. Bakit buhay ka pa? Dahil mahal ka ng Diyos. Sabihin niyo nga sa sarili niyo, mahal ako ng poong Jesus Nazareno. Lakas niyo ha. Sabihin niyo nga, 1, 2, 3. Mahal ako ng poong Jesus Nazareno. Tandaan niyo yan. Huwag kayong alis dito sa Quiapo na hindi niyo binaunyan sa isip at puso. Kaya walang dahilan para ikaw ay matakot. Dahil mahal tayo ng poong Jesus Nazareno. Sinabi ko sa inyo, ako nagkulang, nagduda sa pagmamahal niya. Kaya nagkasakit.
Pero kasi siguro kung buo, hindi ako nagduda sa naririnig, sa mga nakikita, sana tumingin lang ako sa kanya, siguro hindi ako nagka-COVID. At kayo ngayon, tayo ngayon, saan titingin? Sa Diyos, sa Poong Jesus na nagmamahal sa atin. Tandaan niyo po yan, mahal ako ng Poong Jesus Nazareno. Ulitin niyo nga po. Ang hina naman, pagpautang, ang lakas. Sabihin nyo nga, 1, 2, 3, malakas. Tandaan nyo yan ha, marami tayong problema, maraming pagsubok. Pero hindi kayang higatan ng problema at pagsubok ang pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno sa atin. Amen. Tumayo po tayo. Minamahal ko mga kapatid, sumusunod sa anak ng Diyos, maging hangin at alon. Mulat sa katotohanan ito, manalangin tayo na may pananalig para sa katahimikan ng napakagulong mundo. Ang itutugon natin, Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang simbahan sa pamamagitan ng kanyang mga miyembro naway maging malakas sa pananampalataya higit sa lahat sa kanilang pagharap sa mga paghihirap at pagsubok sa ating panahon. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga naglalakbay sa karagatan, ang mga mandaragat, mga mangingisda, at yaong mga taong sa dagat nagmumula ang ikinabubuhay, naway makadama ng kasiguruhan at kaligtasan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, naway mapatatag sa pamamagitan ng tulong at suporta ng kanilang mga kaibigan. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga may kapansanan at mga nagdurusa sa matagal na karamdaman, naway makatagpo ng kapayapaan kay Kristong may kapangyarihan magpagaling. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Ang mga yumao, naway makadama ng walang hanggang kapayapaan kay Kristo. Manalangin tayo. Panginoon, ipagkaloob mo sa amin ang iyong kapayapaan. Tumahimik po tayo sumandali at ating pong ilapit ang ating mga pasasalamat at ang ating mga kahilingan, lalo-lalo na mga may sakit at mabibigat na problema. Ama sa langit, patataginawa kami ng pagsubok at suliranin ng buhay na puno ng unos at magdulot nawa ito ng kapayapaan sa aming mga kaluluwa. Niling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Maupo po tayo. Handog namin sa iyo, Ama, ang tinapay at alak na ito.
bundok ng bayang umakasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Handog namin sa'yo, Ama, ang tinapay at alak na ito. Handog ng bayang umakasa, sumasamba't nagmamahal sa'yo. Tumayo po tayo. Manalangin kayo, mga kapatid, upang itong paghahain natin ay kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kami yung pinaging dapat gumanap sa pagdiriwang ng paghahain na iyong pagliligtas. Ipagkaloob mo ang aming paglilingkod sa iyo ay gawing kalugod-lugod na mga alay na ito. Sa pamamagitan ni Hesus Kristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumain niyo po ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama namin makapangyarihan, tunay nga marapat na kay aming pasalamatan sa iyong paglingap at kagandahang loob. Ang tao'y nilikha mo't pinangangasiwa sa San Sinukob. Sa hangad mo siyang iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong pag-iliw yung pinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. O sana sa kaitaasan, pinagpalang na paririto sa ngala ng Panginoon. O sana sa kaitaasan. Lumuhod po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng Espiritu, kaya'y banal ang mga kaloob na ito, pampara sa amin ay maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob maging handog, nawa kaniya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya yon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman na matapos ang hapunan, nawa kaniya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan, iniabot niyang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggan tipan. Aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Tumayo po tayo. Pagbunyin natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagamatay at muling pagkabuhay na iyong anak. Kaya dinalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco naming Papa at ni Jose naming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay, may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawan mo sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan, pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaysa na mahal na Birhing Maria, Ina ng Diyos, ng kabiyak niyang puso na si San Jose, kaysa na mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Jesucristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa Kanya, lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin na nakagaling na utos sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, pahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nasa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming pahintulot sa tukso. Adi-adiya mo kami sa lahat na masama. Niling namin kami adiya sa lahat na masama. Pagalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan at pag-ibig ng Poong Jesus Nazareno, nawa ay laging sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan po kayo at magangad ng kapayapaan sa isa't isa. Peace be with you po. Peace be with you. Peace be with you. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po tayo. Mga kapatid, si Kristo ang Kordero ng Diyos ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Ang Diyos na lubhang nagmamahal sa atin, mapalad tayong tinawag sa Kanyang banal na piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Na maingatan tayong lahat ng katawan at dugo ni Kristo tungo sa buhay na walang hanggan. Amen. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo. At isubo agad sa bibig bago umalis harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Bago ka pa man isina, inibig
ginagabayan kita. Alam ko ang iyong kalungkutan, ako may nasasaktan. Maging ang iyong kaligayahan na ako ang may dahilan. Di ba't dinidinig kita? Karamay sa iyong pag-isa, sa iyong paghihirap at pagdurusa. Ako ang iyong pag-asa. Alam ko ang iyong kapigatian. Kailan may di ka iiwan. Hindi ka mag-isa. Ngunit bakit nangangamba? Bakit kayo natatakot? Wala pa ba kayong pananalig? Hindi pa ba sapat ang aking pag-ibig upang kayo'y kumapit sa aking bisig? Bakit kayo natatakot? Kung noon pa may inibig na kayo, magtiwala ka, hindi kita pababayaan. Pag-ibig ko sa'yo'y walang hanggan. Announcement. Ang lahat po ay nanyayahan sa ating healing mass in service sa darating na July 6, Huwebes, sa ganap na ika-6 ng gabi. Makiisa po tayo. Pinapaalalahan ng lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standard at pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan, ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Tumayo po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, buhayin nawa kami ng aming inihain at pinagsaluhan upang kami pinagbuklod sa pag-ibig mo kailanman ay magkaroon ng bungang lagi naming maialay sa pamagitan ni Hesu Kristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Pagbabasbas, sumayin niyo po ang Panginoon. At sumayo rin. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nilang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na igay kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon
magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain po kayong lahat ng dakila at makapangyarihang Diyos, ng Ama, Anak, at Espiritu Santo. Amen. Tapos na po ang ating pagdiriwang. Mayo kayo sa biyaya, pag-ibig ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuo ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, idigtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati namin.